grade 4 pa lang ako, mulat na ako sa paranormal. Pumunta kami ni Papa sa bukid noon upang dalawin ang aking lolo. Napag-alaman kasi namin na pumanaw na siya. Wala kaming pera noon kaya ako lang at si Papa ang pumunta sa Burol. Gabi na nang makaabot kami sa bukid noon. Mahaba-haba kasi ang biyahe ng bus mula Davao papuntang bukid noon. Pag-abot namin sa bus terminal ay sinundo kami ng pinsan ni Papa sakay ng isang motor. Nakakatakot naman dito, sabi ko sa sarili ko. Wala kasing mga pose ng ilaw sa dinadaanan naming kalsada, kaya ang tanging ilaw lang sa motor ang nagsisilbing gabay sa amin sa madilim na daan. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang tumingin sa mga malalaking puno. Nakaramdam ako ng takot. Takot na parabang may mangyayaring masama ngayong gabi. Mga ilang minuto rin kami nagbiyahe bago nakarating sa bahay ni Lolo. Kubong bahay nila, kakahuyan ang nakapalibot dito. Malayo ang kanilang bahay sa kanilang mga kapitbahay. Isa pa, walang kuryente. Tanging mga kandila lang ang nagpapaliwanag sa lugar. Puno rin ang mga lasinggero, bisita sa Burol. Pumasok kami sa bahay. Nakakita ko ng matandang babae. Magmano ka sa Tita Loring mo, Daniel? Ang laki mo na pala, Daniel? Sabi ni Tita nang nakangiti sa akin. Ngumiti lang din ako. Kumain na kayo. Gutom na siguro kayo mula sa biyahe. Pupunta muna ako sa bayan. Sabi ni Tita. Namang tama. Gutom na rin ako ng mga oras na yun. Kaya wala na akong inaksayang panahon at nagsimula na kaming kumain. Hindi man lang ako tumingin sa aking lolo. Pagkatapos kumain, lumabas ako. Nakita ko na may mga bata naglalaro, medyo malayo lang sa bahay ni Lolo. Papa, pwede po ba akong pumunta doon? Sige anak, doon ka muna, dito muna ako. Awal po minong papa, tanda mo yung sinabi ni mama. Oo, tatandaan ko, sabi niya sabay ngiti sa akin. Kasama ng aking mga pinsan, naglaro kami. Hindi ko na malayan ang pagtakbo ng oras. Nadama ko ang pagod sa aking katawan kaya huminto ako sa paglalaro. Pumunta ako sa bahay para kumuha ng tubig nang biglang may nakita akong matanda na lumabas sa bahay. Nakaputi siya at may daladalang mataas na lubid. Dahil nahiya ako, umasok ako sa likuran ng bahay. Habang umiinom ng tubig, nakita ko siya na may tinitignan. Sinundan ko ang kanyang tingin at nakita mga lasinggerong bisita. Lahat sila tulog. Nakita ko din si Papa. Tulog din. Lakot to si Papa kay Mama. Inobserbahan ko ang matanda. Kinamit niya ang kanyang lubid at nagsimulang isukat ang bawat bisita. Pagkatapos nito ay pumasok siya sa bahay. Nagtago lang ako. Nakulat ako sa susunod niyang ginawa. Nilunok niya ang napakataas na lubid at pagkatapos ay binuksan ang kabaong at humiga siya sa loob. Nakulat ako kasi ang nakita ko ay si Lolo pala. Dahil sa kaba at takot, tumakbo ko sa labas. Nakita ko yung mga kalaro ko. Ginigising nilang kanilang mga magulang. Sinubukan ko rin gisingin si Papa. Sinipa, sinigawan, sinuntok, tinulak, tinadyakan, lahat ginawa ko. Pero walang nangyari. Mahimbing pa rin ang kanyang pagtulog. Umiiyak na ako at pati na rin yung mga ibang bata. Maya-maya pa may narinig akong tumatakbo. Si Tita Loring papunta sa amin. Anong nangyari dito? Si Lolo. Sagot ko. Hindi sumagot si Tita. Sa halip, tumakbo siya papunta sa loob. Binuksan ang kabaong, binuksan ang bibig ni Lolo at hinilang napakataas na lubid. Habang hinihila ni Tita ang lubid, isa-isa rin naggisingin ang bisita. Nakita ko si Papa. Gising na rin. Niyakap ko siya sabay iyak. Karting, bakit ka? Nalasing eh. Naku Karting, hindi mo pa alam. Bawal tulugan ng patay. Buti na lang napaaga akong dating. Kung hindi ano, siguro kasama mo na natutulog si tatay ngayon.
Mga boss, salamat sa inyong panonood. Palike na din po ng aming Facebook page. Dito, nagpo-post po ako ng mga updates. Maglalagay din po ako ng direct link sa Facebook ng mga stories. Kaya kung subscriber po kayo dito, ilike nyo din po ang page namin para updated kayo sa mga short stories na sa Facebook/mobile lang. Nag-develop din po pala ako ng app. Hindi pa po ito nakalagay sa Play Store kasi need pa po ng developer's fee doon. Pero nandito po sa video description ang download link. Pang Android pa lang po siya mga boss. Try nyo po baka sakaling magustuhan ninyo. Meron nga po pala akong videos na mobile direct link lang. Hindi po siya mag-a-appear sa mga YouTube subscribers. Try nyo din po yung app. Kung gusto nyo rin po mag-submit ng story, PM nyo lang po ako sa FB. At kung gusto nyo pong mag-narrate, pag-usapan po natin yan. Maraming salamat sa panonood mga boss. Bulalord out.